comfort, my refuge. Ooh, through the winds and the waves. Ooh, through the calms and the storms of life. You're still my hope, my only hope, my Jesus. Even when the sun's not shining, even when my heart's in pain, your name, oh Lord, your name, oh Lord. Ooh, la 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 la. Ooh, la 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 la.
comfort, my refuge. Through the winds and the waves, through the calms and the storms of life, you're still my hope, my only hope, my Jesus. Even when the sun's not shining, even when my heart's in pain, your name, oh Lord, your name, oh Lord. Ooh, la 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 la. Ooh, la 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 la. Po tayo po'y tumayo na po at dadako na po tayo sa pananalangin. Handa po natin ating mga puso. Hallelujah. Hallelujah, Father God. Hallelujah. We welcome you in this place, Father God. We welcome your presence. We welcome your Holy Spirit, O God. Habang kami po lahat ay nagpapakumbaba sa iyo, Panginoong Jesus. Lord, test us and try us, Lord, and continue to examine our hearts and our minds, Lord. For you form our hearts, Lord God, and you consider all the things that we do, Lord. Patuloy ka, Panginoong Jesus, hallelujah, maghari sa aming mga buhay at sa aming mga puso. At patuloy linisin niyo kami na inyong makapangyarihang dugo, Panginoong Jesus. Habang lahat po kami ay nagpapakumbaba sa iyo at humihingi ng tawad, O God, for all of our shortcomings, Lord God. At sa mga bagay na nagawa namin, naisip na sabi na hindi nakalulugod sa iyo, Panginoong Jesus. Sanctify us with your most precious blood, Lord. And today, clothe us with thy robe of righteousness, Panginoong Jesus. Lord, ayaan niyo nga po na sa lugar na ito patuloy, dumaloy po ang inyong presensya. Dumaloy, Panginoon, hallelujah, ang pagsambang dalisay sa iyo, Panginoon. Maging ang panalangin, Panginoong Jesus, na tunay nga po na punong-puno ng pananampalataya sa iyo, Lord. Maraming salamat po sa buhay ninyong mga anak na narito. Patuloy po, Lord God, let the drawing presence of our Lord Jesus be in this place and be exalted, Lord. For you said in your words, if you are exalted, you will draw men unto you, Lord. Maraming salamat. Continue to bless your servant na gagamitin ngayong umaga. Lahat, Panginoong Jesus, Lord, na may bahagi, Lord, sa gawain ito, Lord, continue to bless them, O Lord God, and anoint them, Lord. Even your words today, O God. Maging Panginoong Jesus sa aming live streaming, Lord, be glorified, Father God. Be glorified. Let your words, the pure words, Lord God, that comes from you be heard, O God. Loud and clear, Panginoon, sa bawat manunood ngayong umaga, Panginoon.
as we cancel any works and wells of the enemy, Panginoong Jesus, even unbelief, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus, for we speak, Lord God, that today is the day of your salvation, Panginoong Jesus, sa mga hindi pa po nakakilala sa iyo, O God. Maraming salamat po, Lord God. We know, Lord, that your presence is in this place, Lord God, and in this place is holy before you right now, O God. At ang bawat pamilya, patuloy, Panginoon, napakabalutan nyo na inyong makapagyarihang dugo. As you preserve them, O God, they're coming in and they're going out, Lord. Habang muli ang mga anak, Panginoong Jesus, ay muli nyo pong binabalik, Lord God, sa pagkakakilala sa iyo, Panginoong Jesus. Maraming salamat po, aming Ama. So to you alone, we give all the highest praise and glory, Lord God. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. Mari ko bang marinig ang palakpak ng mga pinagtagumpay ng ating Panginoong Jesus? Oh, we thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Gawin po nating panalangin ang awiting ito sa umagang ito. Amen po. Yung nagsasabing, muli tayong puspusin at pagpalain ng Panginoon. Amen. As we ask God to cleanse us and make us worthy before Him, let us ask for His blessings. Let us ask for His move. Let us ask for His holy presence to flow in this place. Hallelujah. Hallelujah. Come on, pwede kayong pumalakpak. Let's invite the presence of the Lord as we sing this prayer song to Him. Kami muli mong puspusin, kami muli mong pagalabin, kami iyong katagpuin. O Diyos ang siyang dalangin, kami sa'yo'y nagsusumamo, kami sa'yo'y dumadahin. Kami iyong muling tingnan at muli mong pagpalain. Kayo lamang po, awitin niyo sa Panginoon. Kami muli. Dalangin namin, Ama, sa umagang ito,
Lord, look on us once again, Father. Hallelujah. We want to seek you, Lord, with all of our hearts, with all of our mind, oh God. Panginoon, salamat dahil laging bago ang iyong biyaya. Your love and mercy, they're always new every morning, oh God. And that's why we thank you. We bless your name and we glorify your name, oh God. Maraming salamat, Ama. Ihanda mo nga po ang aming mga puso upang makinig sa iyong salita. Lord, anoint the lips of your servant who will deliver the message, oh God. Hide him behind your cross and let your name alone be exalted in our midst. In the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Anoint the worship. Oh, Holy Spirit, we invite you to just freely move in our midst and touch everyone's hearts, oh God. Panginoon, wala po nga alis na hindi mo po hihipuin ng iyong presensya, na hindi nila mararanasan ang iyong pag-ibig na gayon na lamang, ang iyong pagsama. Hallelujah. Thank you, Father. We just give you back all the praise, glory, and honor in Jesus' name. Amen. Mas malakas pa po dyan para sa Diyos. Pwede kayong sumigaw. Hallelujah! Sama-sama po natin bilang isang pamilya. Sama-sama po natin itaas, itanghal, at isigaw ang banal at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah! Woo! Sing the song to the Lord! Come on! Kailan mo sadyang walang hanggan isisigaw woo kapangyarihan mo wala nang papantay kaluwalhatian mo Jesus itataas itatanghal isisigaw magpakailan mo.
This is who you are, Lord. Dakila ang Diyos. Sama-sama nating itinara kung gaano siya kadakila. Dakila ang Diyos. Marapapuli. Dakila ang Diyos. Marapapuli. So, ulit mong pagkakataon. Magagawa ang kaaway. Amen? Amen? Dahil tayo pinagtagumpay na ng ating Panginoon. Amen. Hindi lang ngayong umaga, kundi sa buong buhay po natin. Hallelujah. Magbasa lang po tayo ng salita ng Diyos before we move on. Psalm 145. I will exalt you, my Lord, the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation will commend your works to another. They will tell of your mighty acts. They will speak of the glorious splendor of your majesty. And I will meditate on your wonderful works. They will tell of the power of your awesome works. And I will proclaim your great deeds. They will celebrate your abundant goodness and joyfully sing of your righteousness. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is good to all. He has compassion on all he has made. All you have made will praise you, O Lord. Your saints will extol you, Lord. Here we are. We will praise you with all of our hearts for all your goodness, for all your mercies, for all your grace, for all the power you bestowed and displayed before us. We will say that you are good and your mercy endures forever, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I am held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. It's your time to sing it unto God. With every breath that I am made.
is your goodness, oh God. With my life laid out, I'm surrendered now. All together, with hands and voices, the instruments, lift that up before the Lord. Oh, your goodness is running after. It's running after. It's running after me, Lord. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender. Give the Lord our mighty hand of praise. Malakas na palakpak po sa Panginoong Diyos. We just lift our hands for a while and we just allow the Spirit to touch the four walls of Music Museum. Ring it, Marlon. Ring it. And above the whisper we sing, only ten Father of mercy and grace, thou art welcome here in this place.
Holy Spirit, thou art welcome everywhere. We lift our hands and say, Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. I want to hear the congregation sing, y'all. Saglit po tayong yumuko. Bibigyan ko po kayo ng ilang saglit para personal na manalangin sa oras na ito. And the presence of God is touching the place. Napakalapit niya lang po. Kasing lapit lang siya ng isang tamang panalangin. Welcome, oh welcome into this place. How about the people of God? Desire to abide in the praises of your people, so we lift our hands as we lift our voice, as we offer. We sing along, every instrument lifted. Welcome. Welcome into this place. Welcome. Oh, thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord. You desire to abide in the praises of your people. So we lift our hands as we lift our hands and heaven, creation declare. Creation, declare your glory. The universe proclaims your majesty. Yes, you choose to abide in the praises of your. Whisper, welcome into this. Pakilagay po ang mga kamay sa tapat ng inyong puso. Here, in this place. Isang pa po natin nga awitin, hilingin ko po yung mga pamilya ay maghawak-hawak kamay habang inaawit yung awit. Okay lang po ba? Welcome into this place. Oh, when the anointing goes. The anointing goes. The Spirit of God is moving. Those who can pray in the Spirit, pray in the Spirit. Those who want to sing, feel free to sing and exalt the Lord everywhere.
Urashande kamakandaya babahan. Thank you, Lord. Thank you, Lord, today. Pahintulutan niyo po akong manalangin. Nakilang Diyos ng kalangitan, aming amang napakatapat at napakabuti. Salamat po sa araw na ito. Salamat po sa lakas, sa buhay na meron kami. Sa pagkakataong dumulog po sa inyong trono dahil itinigis ng Panginoong Jesus ang kanyang dugo at kami makalapit sa inyo. Tanggapin niyo pong aming pagsamba. Muli kaming nagpapakumbaba sapagkat sinabi po ng inyong salita, you resist the proud. You resist the proud. You resist the proud. Yet you give more grace to the humble. Allow us to humble ourselves again. Allow us to acknowledge our nothingness to you today. Let us linger in worship. Naramdaman ko po na maglinger lang tayo sa pagsamba. Sandali. We leave our voices. We leave our hands. I'm giving you the chance to sing. We leave our life up to you. We are an offering. And we tell him this morning, Lord, use our voices. Lord, use our hands. Lord, use our lights. And we lift our hands higher and we tell him, and all that we have, ring it, Marlon. Let the anointing cover the entire sickness in today. Ang aming tinig, mga kamay. Aming tinig, mga kamay. At ang buhay ay sa'yo kami nag-aala. Kayo nga po ay marinig ko. O Diyos, sabay-sabay po tayo. Diyos ang lahat ay alay sa'yo. Ang pwede po ba isang beses pa? Mas matimyas, mas makabuluhan. Ang aming kayo lang po. O Diyos, gamitin mo po. Gamitin mo aming buhay. Pagkat ito ay sa'yo kami. Pwede po ba pinakamalakas na tinig? Here we go! Diyos ang lahat ay alay sa'yo. Ang aming naisin isusuko sa'yo lang. Diyos ang lahat. O Diyos ang lahat. Saglit po tayong umuko and honor him. Sa'yo lamang.
lamang. We are an offering today. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, and that is your reasonable worship. This we ask and pray in Jesus' name, and everybody will say and agree. Amen. Kareno, kay saya at kay ganda, magandang umaga po. Ang ating mga katabias, we sing. Oh, kay saya at kay ganda, tayo lahat ay sama-sama. Umaawin yan naman natin ang iyong katabi. Sumasayaw at kumakanta. O kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama. Umaawin ng papuri, sumasamba. Pinakamagandang ngiti, pwede nang maupo. Nakangiti na po kayo. Magandang umaga po. Welcome po dito sa ating church sa JL Greenhills. Salamat po sa inyong mga panalangin at suporta. Naging matagumpay po ang ating 23rd anniversary. Pakipalakpakan po. Naku, mahina! O yan! Wow! Ngayong araw na to, allow me to align sa ating monthly team po. A Christ Building and Honoring Family. Ang aking maiksing mensahe po, bibilisan ko lang. Biblical principles in building a God-honoring home. Pakisabi po sa katabi mo, God-honoring home. Yan, pag-uusapan natin, ano ba yung God-honoring home? Sa banal na kasulatan. Ang aking sermon idea, building a God-honoring home is possible. Pakisabi po sa katabi mo, possible. Alam niyo po, sa mundong ito na napakasama, sa paligid, hindi po madali ang mag-build. But ako po, personally, naniniwala, to build a godly home, a God-honoring home, ay nais ng Diyos. But it takes, pakisabi po sa katabi, hard work. Hindi po madali. Dala sinasabi ko, hindi madaling magpatlaki ng mga anak na maka-Diyos. Hindi madaling bumuo ng isang tahanang may takot sa Diyos. It takes hard work. It takes, pakisabi po uli, God's grace. Mayaman lang ang biyaya ng Diyos para makapagtayo ka ng sa sariling lakas at galing. Pag binabanggit ko yung word na grace, hindi sa galing ng isang ama o isang ina. Hindi po. Naniniwala akong mayaman lang ang biyaya ng Diyos para ka maging mabuting ama, mabuting ina. Magkaroon ka ng isang maka-Diyos na pamilya.
And of course, salamat sapagkat hindi po tayo manghuhula ng mga prinsipyong susundan natin o susundin, magiging panuntunan. Natutuwa po ako that the Bible is not silent regarding this topic. So, of course, kaya nga, biblical principles eh. Hindi ito mga prinsipyo lang na mga psychologists o magagaling na tagapagturo. Hindi po. Ito ay hinahango, hindi rin opinion lang ng mahusay na counselor. Hindi po. Ito'y mga prinsipyong mula sa salita ng Diyos. So, babasahin ko po, magsisimula ako sa mga piling talata na alam kong alam nyo na. Psalm 127, verse 1. Unless the Lord builds the house. Maganda pong sabay-sabay. 1, 2, 3. Unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Unless... Tatanungin ko po kayo, tingnan niyo po uli yung talata, ano pong napansin niyo? Dalawang beses na binanggit yung salitang unless. Sa Tagalog, maliban. Talagang hindi ka makapagtatayo ng matagumpay and God-honoring family na itsapwera ang Diyos. Ikausap po ba ako? Somebody say amen? Okay, susunod na mga talata na magandang ating bulayin. Nanggaling mismo sa puso ng Diyos to eh. Sa Deuteronomy po eh, ang Diyos ang nagsasalita. Basahin po natin ang isa sa pinakamahalagang prinsipyo na dapat alam natin in building a God-honoring family. 1, 2, and 3. Love the Lord your God with all your ganda po ano? And then, hindi sinabi po nung banggitin ng Lord yung kanyang salita, okay na, hindi po. Basahin niyo po yung verse 6. 1, 2, 3. This I give you today are to be upon your... Hindi po sinabing dapat nasa notebook. At alam mo yung outline. Ang utos na mahalin ng Diyos, ng buong puso, buong lakas, gusto ng Diyos, nasa ating mga puso. At hindi po sapat na alam ng mga magulang na dapat mahalin ng Diyos. May kadugtong sa talatang 7 eh. Pakibasa po. 1, 2, 3. Ano pong sabi? Pakilakasan po. 1, 2, 3. Tumingin po kayo. Hindi iniutos lang ng Diyos na alamin mo, kabisado. Hindi. Sabi ng Diyos, yung mga anak mo, ituro mo. Ituro mo sa pang-araw-araw, lifestyle eh. Bakit? Tingnan niyo po. Impress them on your heart. Talk to them when you sit down. Ilang beses po kayong umupo sa bahay niyo? When you walk. When you lie down. When you get out and get in. Kaya po yung mga batas ng Diyos na yun, nakasulat sa hamba ng bahay nila. Hindi pwedeng magdahilan ng isang ordinaryong Hudyo. Hindi ko alam. Hindi pwedeng hindi. Nakasulat sa hamba. Pag nakahiga, nakasulat sa kesame. Eh bakit ganun? Sapagkat nais ng Diyos na maintindihan, malagay sa ating puso. Ganun kahalaga. Sige po, ilang talata na lang po. Ito po, hindi na Deuteronomy. Ito po ay pag-amuki. Ito po ay isang matinding encouragement ng isang lingkod ng Diyos. Na pagkalipas ng maraming taon ng paglilingkod, malapit na siyang mamatay, alam na alam niya na marami sa kanila baka tatalikuran ng Diyos at di maglingkod sa Diyos. Sabi niya, but if serving the Lord seems undesirable to you, kung sa palagay niyo ang maglingkod sa Diyos ay hindi ka tanggap-tanggap, sige, choose for yourselves, hamon eh. Piliin nyo yung gusto nyong paglingkuran. Kung gusto nyo yung mga Diyos ng ating ancestors doon sa Euphrates, kasi doon galing si Abraham eh. Si Abraham eh, hindi mananamban ng totoong Diyos. Nakilala lang niya ang totoong Diyos nung magpakilala sa kanya. Or the God of the Amorites, in whose land you are living. Pero si, tingin po kay Pastor Jovi, pero si Abraham, si Joshua, sure na sure. Pero ako, sinama yung pamilya. Ako, at ang pamilya ko, me and my household, we will serve
the Lord. Sana po sa umagang ito, masabi uli natin yan. Pakisabi po, pakitaas ang mga kamay. But as for me and my household, we will serve the Lord. Gusto ko kung iparinig nyo yan sa asawa mo at mga anak mo. Nakataas ang kamay uli. Pasensya na po. 1, 2, 3. But as for me and my household, we will serve the Lord. Pakipalakpakan po natin ang Panginoon. Eto na. Pagkalipas, ganito po yan eh. Pentateuch eh. Exodus, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Susunod po dun. Historical book. Ang kasunod nun, Judges. Ito ang pinakamalungkot kong nabasa. And there arose another generation after them who did not know the Lord. Di po ba malungkot? Tumingin po kayo. Doon pa lang sa Deuteronomy hanggang dumating ang Joshua, ang paglilingkod sa Diyos, inaamuki, tinuturo sa mga anak. Pero pagkalipas ng maraming taon, tingin po uli kay Pastor, ang description, lumitawang isang generation, hindi kilala ang Diyos. Tanong, sinong dapat sisihin? Dapat bang magsisihan? I call this an epidemic. An epidemic, masasabi ko pong parental lapse. Napakalaking pagkukulang ng mga magulang na tinuruan ang salita ng Diyos at sinabing ituro niyo to sa inyong mga anak. Napakalungkot po. Isa po yun sa kinakatakutan ko. Sa henerasyon na ito, yes, ako'y naglilingkod sa Diyos. Paano yung mga apo ko sa darating na panahon? Ang mga anak ko lahat naglilingkod sa Diyos. Ngayon, may anak akong pastor, may manugang akong pastor. Ang lahat ng mga anak ko as a ministry, pinagmamalaki ko po yun. Sapagkat lahat ng kanilang kinain, idinamit, galing sa paglilingkod. Sabi ko sa kanila, magtapos kayo. Pinag-aral ko sila, pero ang paglilingkod sa Diyos, dun lang tayo mabubuhay. Kaya kong tumindig bilang isang pastor na lahat ng mga anak ko naglilingkod sa Diyos ngayon. At iyon lang ang pangarap ko. Wala po akong ibang pangarap. Gusto ko ng isang pamilyang naglilingkod at nagmamahal sa Diyos. Ang tanong ko po, pakitanong po sa katabi mo, how about you? Yan po ang ating pag-uusapan. Malungkot po, ano? I consider this verse for me na isa sa pinakamalungkot na mababasa mo. Wala na tayo eh. Pagkalipas ng ilang panahon, wala na tayo sa mundong ito kundi pa mag-rapture. Tingnan mo yung mga anak mo. Na ituro nyo ba sa kanila ang pagmamahal at paglilingkod sa Diyos? Yan po ang ating pag-uusapan. So I pray that today, mabilis lang po. Initial observation regarding the topic, hindi po ito magiging matagal, mabilis lang. Sapagkat alam ko pong ilan sa inyo ay antukin, so iiksiyan ko na lang. Pastor naman ay nagparinig pe. Godly homes and families are the bedrock of any community and country. Alam na natin yan. Pag wasak ang pamilya, wasak din ang komunidad. Pag lahat ng pamilya wasak, wasak ang bansa. So ang tatag, ang lakas ng isang bansa ay nakasalalay sa lakas at tatag ng pamilya. I wanna hear an amen. Tanong, alam ba ni Satanas yan? Of course! Alam niya yun. Kaya nga, unang atake ni Satanas sa Bible, family. Ang unang inatake niya, pamilya ni Adan, saka ni Eva. Why? The devil is so determined to destroy and attack the family because the family belongs to God. The family is the place, Marlon, kung saan ituturo ang pagkakilala sa Diyos at salita ng Diyos. Doon ipipreserve sa pamilya. Inaasahan ng Diyos ng mga magulang ang magtuturo, magpapakilala sa mga anak nila sa Diyos. Ikaw po at ako ang may obligasyon. Kung ang mga anak mo ngayon nasa mundo at hindi dumadalo sa church, malaki ang obligasyon mo, baka nagkulang ka. Tanungin mo yung sarili mo. Ang pamilya ay bahagi ng plano ng Diyos. Tingin po kay Pastor Jovi, hindi ko po bibilisan.
Tingnan niyo po yung aklat ng Genesis. Mula dulo hanggang, mula umpisa hanggang dulo. Ang kwento isa lang. Pamilya. Una, pamilya ni Adan at ni Eva. Pamilya yan eh. Then the family of Noah, na-saved. What next? Then Abraham, the family of Abraham. Saka yung mga anak niya. Isaac. Susunod. Jacob. Kaya po, pag tinatawag ang Diyos ang pangalan niya eh, ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Generation eh. Ito po tayo sa ating generation today. Nakaupo kayo dyan. Sumasamba. How about yung magiging manugang mo? Yung magiging mga apo mo? Kaya importante, sino ang magiging asawa ng anak ko? Maka-Diyos ba o walang pagkatakot sa Diyos? May kausap po ba ako ngayong umaga? How about our family today? Kaya pinagpipray mo yung mga anak mo, Lord. Bigyan mo ako ng mga magiging manugang na may takot sa Diyos. May pagkakilala sa iyo. Gwapo nga at nag-aral, wala namang takot sa Diyos. Di, wag na lang. Hindi naman kilalaan Diyos eh. Sabi nung nanay, sige pa pastor. Sige pa po, turuan mo yung mga anak ko. Yeah. Sad to say, ayaw nating pag-usapan ito sa bahay eh. Pero mahalagang alam natin. Mga bata pa yung mga anak nyo, lay hands nyo na eh, pag-pray nyo. Panginoon, lalaki mga anak ko eh. Hayaan mong lumaki ng may takot sa'yo, maglingkod sa'yo. Sapagkat ang pinakamalungkot na nakita ko, tingin po kay pastor, yung mga magulang active at maka-Diyos, yung mga anak asa sanlibutan, malayo sa Diyos. Wala nang pinakamasakit doon. Dati po ako nung bago ako nagpapastor, pag ang buhay ng mga anak ko hindi ayos, sabihin ko, pag ganyan kayong mabubuhay, ako yung mag-resign na bilang pastor. Hindi ako pwedeng tumatayo ng pulpito tapos ganito buhay niyo. Ganyan po ako magsalita. Kuwan po ako eh. Medyo radical ako. Sabi ko, how can I stand in the pulpit when you are my children are living this way? Sabi ko, hindi pwede yan. You need to support me. You need to live a godly life so God will be honored in our family. God wants us to build the godly homes, of course, because the family belongs to God. Importante sa Diyos po yun eh. Pag binasa niyo po yung Bible niyo, Genesis 12 verse 3, doon pa lang, binabanggit na ng Diyos yung pamilya. Can we show the verse? I will bless those who bless you and curse, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on the earth, sa New King James Version, and all families ang ginamit dyan. So doon pa lang sa Genesis, intention na ng Diyos na i-bless. Pagdating sa bagong tipan, Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved and I. Interesado po ba ang Diyos sa pamilya? I wanna hear an amen? Interesado ang Diyos na yung pamilya natin ma-save. Yun nga ang prayer natin eh, Lord, save mo yung pamilya ko. Ako po yung 9 na taon na nagpipray para sa pamilya ko hanggang unti-unti silang lumapit. Ang tagal. Hanggang ngayon, I'm praying sa mga pamangking ko, mga, I want them to be saved. Sabi ko sa Lord, Lord, kahit marami akong maakay sa iyo na kaluluwa, pag ang mga kapatid ko pupunta ng impyerno, edi nabigo ako. Anong saysay nun? But despite these challenges, maraming challenges eh. Alam ko yung mga nakaupo ditong nanay, mga ama, nakikita niya yung challenge. Sasabihin nyo, hindi madaling magpalaki na maka-Diyos anak. Makarinig nga po ako ng amen. Sabi ng iba, amen, sinabi mo pa, pastor. May luha pa yun habang sinasabi. Hindi po madali, pero hindi po imposible. Posible sa mayamang biyaya ng Diyos. Sige po, magsimula po ako dito, mabilis lang. What is God-honoring home? Magsimula muna tayo sa picture eh. Magtatayo tayo ng God-honoring home. Pastor, ano yun? A God-honoring home knows, loves, serves God wholeheartedly. Yun ang nakita ko po sa Bible. Ang isang God-honoring home, kilala ang Diyos. Pakisabi sa katabi mo, kilala ang Diyos. Pakisabi sa kanya, mahal ang Diyos.
pinaglilingkuran ng Diyos. Hindi pwedeng God honor yung home ka, hindi mo kilala ang Diyos. Hindi mo mahal ang Diyos. Kaya tatanungin mo yung sarili mo eh. Susukatin mo ngayon yung pamilya mong pinalalaki. Kilala ba ng pamilya ko ang Diyos? Mahal ba ng pamilya ko ang Diyos? Naglilingkod ba kami sa Diyos? Yung tatlong yun po, importante yun. To be a God-honoring family. May kausap po ako, naku, umiina na po eh. May kausap po ako, Pastor Joey, anong God-honoring home? Ano yung picture? Places absolute honor to God and His Word. Ang mga good, God-honoring family, pinahahalagahan ang Diyos at ang Kanyang salita. Pag tinanong niyo ako, ano ang God-honoring? Nakita ko sa Bible, yung mga God-honoring family in the Bible, they honor God sa kanilang buhay. They honor God, yung salita ng Diyos. Pinahahalagahan nila, hindi nawawala. Nung nagsimula po tayo mga JIL, alam mo, mga bahay natin, puno ng stickers, Ate Yoli, mga salita ng Diyos nakadikit sa dingding, sa wall. Ganun pa rin ho ba hanggang ngayon? Decorated ang bahay mo, pati saksakyan ng Word of God. Tama po ba si Pastor Joey? Why? Kasi gusto mong mababasa eh. Tuwing uupo sa sala, but as for me and my household, naalala ko si Ate Dory, sabi niya, inilagay ko yung but as for me and my household. Doon, lahat ng anak ko, inire-recite yun bago umakyat ng hagdanan. Ganun din po kami sa bahay namin. Ang mga verses, trust in the Lord with all thine hearts, lean not unto thy own understanding, and all thy ways acknowledge Him. And hindi pipiling, hindi nila sabihin, hindi nila alam. Ang tatay nila, lagi nilang makikita sa madaling araw, nakaluhod, nagbabasa ng salita ng Diyos. Pag-araw ng Linggo, wala kaming ibang pupuntahan, kundi church. Pag-araw ng Sabado, walang pupuntahan, kundi church, magpa-fasting. Kaya natuto silang mag-fasting, kaya yung anak kong bunso matalino. Laging may biscuits, kaya hindi nagugutom. Skyplex, nakalagay sa bulsa. Sabi ko, hindi ka nagugutom. Sabi niya, may baon ako, daddy. Matalino. Iba pa po yung matalino. Huwag na natin pag-usapan yung matalino. Yung iba kasi matalino eh. Kahit yung katabi, nakokopya lahat, pati pangalan. But ba tayo napunta dyan? But kidding aside today, ang God-honoring family, mahal nila ang salita ng Diyos. Mahal natin ang salita ng Diyos. Mahal natin ang salita ng Diyos. Forever, O Lord. Marlon, di ba gustong-gusto natin pag kinakanta yun? Kaya sabi ni David, Thy word I will heed, Psalm 119:11, Thy word I will heed in my heart that I may not sin against Thee. Sabi ng Psalm 119:105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang sabi ng Joshua 1:8, Thy word, keep this word, meditate on it day and night that I may carefully do accordingly all that is written in it, and then you shall make your way prosperous and you will have good success. Tanong po ngayong araw na to, tinuturuan po ba natin ang pamilya natin to love the Lord and love the Word? Somebody say amen. Forever, O Lord, may we love the Word. Your love shall stand. Kayo po. Forever, O Lord, Your world sustains. Naku, gusto pa niyong umamit, tanghali na. Your covenant magnified. Amerere, O Lord, Your righteous ways, I lift up my hands and praise the power of Your command. Panginoon, iukit mo sa amin ang pagmamahal sa inyong salita. Iukit mo sa puso ng bawat ama at bawat ina at bawat anak. Oh,
still stand. Isaiah 40 verse 8. The grass withers, the flowers faded, but the word of God stands or revives forever. Pakipalakpakan natin ang Panginoong Diyos. What is a God-honoring home? A God-honoring home pursues His will. Tanong ko po, pinahalagahan niyo po ba ang kalooban ng Diyos? Mali ang tanong. Dapat ang tanong ko pala eh, hinahanap mo ba ang kanyang kalooban? Itinatanong mo ba sa pamilya mo, ito ba ang kalooban ng Diyos? Ito ba ang gusto ng Diyos? A God-honoring home, pinupurso mo yung godliness. Ang God-honoring home, maka-Diyos. Gusto ko po yung sinabi ni Pastor Billy Graham. A God-honoring home, a godly home, is like heaven on earth. Sabi niya, maghanap ka. Kung hinahanap ang langit, makikita mo ito sa isang maka-Diyos na tahanan. A God-honoring home, nag-reflect how we treat one another. Kung paano ko, how I treated Pastora Ellen and my children, and how my children treated me as a father. Doon na makikita yung God-honoring home eh. Nag-reflect doon yung character ng Diyos. How we talk, how we love one another. Ikaw lang po nakakaalam. Pag pumunta yung mga tao sa bahay nyo, nasisense ba nila ang presensya ng Diyos? Yes, ang ganda-ganda nga ng mga bahay mo. Laki ng garden, laki ng television mo, 75 inches. Ang daming kwarto, 75. Kasama ang buong subdivision. But kidding aside, hindi ba mas masarap yung pupunta sa bahay mo, Mads, ang mararamdaman ay presensya ng Diyos. At sasabihin nilang, kakaiba dito sa bahay niyo, narito ang presensya ng Diyos. Somebody say amen! Hindi yung laki, hindi yung garbo. Bagamat gusto natin nun, parang mas masarap, sabi ni Brother Eddie, no, huwag punta sa bahay namin. Sabi niya sa akin ni Kuya Ed, pinakamahalaga yun eh. Sabi niya, nakadama ako ng kapayapaan dito sa bahay niyo. Sabi ko, wow Lord, si Kuya Ed to eh. Ang mga tao po bang tumutuntong ng bahay niyo, nakakadama ng kagalakan, kapayapaan? Presensya ng Diyos. Magpipray po ako sandali. Dalangin ko po ang aming mga tahanan ay maging larawan ng isang godly home, Lord. Ang mga taong tutuntong sa aming mga bahay, mararamdaman ang inyong presensya at kapangyarihan. In Jesus' name, somebody say amen and amen. Pag ako po yung naghahandog ng mga sasakyan, yun ang sinasabi ko, Lord, yung mga makikisakay lang din sa sasakyan. Kasi makikisakay yung iba. Maramdaman nila, narito ang iyong presensya. Narito ang iyong kapangyarihan. That is a picture of a God-honoring home. Let me move on to my points. Ito po talaga lang eh. 7 practical and biblical God-honoring principles. Dito po tayo magsimula. Handa na po tayong makinig. Somebody say amen. At Pastor, para magkaroon ng isang God-honoring home, dito po tayo magsimula. Have a correct understanding of marriage. Hindi ka po makapag-build ng isang God-honoring home kung mali ang pagkaunawa mo sa marriage. Tinanong si Jesus kung okay ang pagdi-divorce eh. Sabi ng Panginoon, haven't you read? Tumingin po kayo. That at the beginning. Pansinin niyo po ha, si Jesus ang sumasagot. Naniniwala ba si Jesus sa book of Genesis? Yes. Na ang kasal ay galing sa Diyos. At ang nilalang ng Diyos, male and female. Eh ngayon, iba na ho eh. Malungkot isipin. Alam ko namang mulat kayo sa Sogiville eh. Dahil nga dito, walang ginagawa, kundi atakihin si Senator Joel eh. Congratulations po sa si Brother Eddie kung mura-murahin at aglahiin eh. Hindi naiintindihan ng maraming Kristiyano. Pag ginawang batas po ito, one, abay, nililegal mo ang kasalanan.
Legal nang magpakasal ang babae sa babae at lalaki sa lalaki. Alam yung kasuklam-suklam sa Diyos. Hindi naintindihan ng marami eh. Ginagawa mong legal ang kasalanan. Palalakasin mo yung loob lalo ng mga taong gumawa ng masama. Eh di mas marami ang aakahin mo sa impyerno. Impyerno naman. Totoo po. Huwag niyo sabihin sa akin, ito po, 1 Corinthians 6, 9, and 10. Ilang beses nang binasa, pinaliwanag ni Brother Eddie. Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Kayo pong bumasa, 1, 2, 3. Sexually immoral, nor idolaters, nor homosexual offenders. Tingnan niyo po. Huwag niyong isipin na nag-practice ka ng immoralidad na ganito, papasok ka pa rin ng langit. Sakit naman. Eh, hindi naman ako nagtuturo. Binabasa ko. Itong masakit, tumingin po kayo. Pag pinasa na po ang Sogiville, hindi ko na pwedeng i-preach yun. Kukulong na ako. Eh, di samantalahin ko na mag-preach ngayon. What is my point? Hindi ka pwedeng magkaroon ng God-honoring family na mali ang pagkaintindi mo sa marriage. A God-honoring family, naiintindihan mo yung marriage. Naiintindihan mo na iyan ay nanggaling sa Diyos. Hindi po inimbento ng pastor. It belongs to God. Genesis 1:28, eh, nakita ng Diyos. Hindi mabuti mag-isa ang tao. Kaya nilalang ng Diyos si Eva eh. It belongs to God. It is the foundation ng pamilya. Genesis 2:18, chapter 1, verse 8. Ang sabi ko, kulang ako sa kape. Ang Diyos po eh. So pag nilalabanan mo yung prinsipyo ng Diyos, pinalabanan mo siya. Binabaliwalaan niyo po yan. My point for today, it is sacred. It is from God. Gagawin yung lalaki sa lalaki, di hindi na sacred. May kausap po ako, somebody say amen? This is something we need to understand. Eh kaya lumalakas yung loob ng iba, akala nila okay. Sabi ko nga, ipinakikita nyo, sasabihin nyo, yung Kristiyano pa rin kayo kahit nagpa-practice kayo niyan. Are you telling me? Are you still saved? Tapang naman ni Pastor. I need to be honest. Don't tell me you're practicing homosexuality and living in sin and you claim to me you're still saved. Oh no! Kaya sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag ay papasok ng kaharian ng Diyos. Yun lang gumagawa ng kanyang kalooban. Kaya sabi ng Diyos, lumayo kayong mapagawa ng masama. Hindi po ako hihingi ng paumanhin. Naniniwala po akong obligasyon ko bilang pastor ninyo na ituro ko po ito. I wanna hear an amen. How can we build a godly home? Pakipalakasan po natin ang palakpak para sa Panginoon. Paano tayo magtatayo? It is a sacred union. Paano ka magtatayo? It will encourage sin. It will legalize sin. It bring more soul to hell. I'm glad na may mga senador tayo, kagaya ni Senator Joel na nakikipaglaban dito. I'm glad kahit minumura, inaaglahi sila. Tuloy lang ang laban. Hindi madali for them. Mabigat. But I'm glad that Kuya Ed kaya niyang tumayo doon sa Kongreso para ipaglaban kung ano ang matuwid at tama sa harap ng Diyos. Malakas na palakpak po para sa Panginoong Diyos po yan. Bilisan na po natin para hindi mabagal. Kaya pa ho ba niyo 15 more minutes? Pangalawa, love God and keep God at the center of your home. Yun po ang isa sa pinakamahalagang nakita ko sa scriptures. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Madalas sinasabi ko po sa mga anak ko, tumingin po kayo, ganito. Sabi ko, lahat ng meron tayo,
tinatangkilik natin, galing sa Diyos yan. Because every good and perfect gift is from God. Sabi nga ng awit, in Him we live and move and have our lahat po, in Him we live. Kung wala ang Diyos eh. Dapat maitanim natin sa puso ng mga anak natin, apart from God, we can do nothing. Are you there? John 15 verse 4. Apart from God, we can do nothing. Kaya dapat natin siyang mahalin. Ilagay sa gitna. Pag sinasabi natin, we put God at the center, ang ibig sabihin, siya yung prioridad natin. Siya yung central figure. Siya yung principal figure, God. Siya yung pinaka-importanting persona sa pamilya natin. Somebody say amen. Kaya unless the Lord builds the house, hindi siya palamuti sa pamilya natin. Pinakamahalaga ang Diyos. Sasabihin natin sa ating mga anak, anak, apart from God, we are nothing. Apart from God, we are empty. Are you there? We need to love God. At alam po ninyo, ang mahalin ng Diyos, dapat nakikita po sa ating mga magulang. Our love for God must be seen. Our love for God must be felt. Nararamdaman nila parang big paper rub, tumatalab. Nakikita nilang mahal natin talaga ang Diyos. Nakita nila sa bahay pa lang, binibilang na natin yung tithes natin. Sabi niya, Mami, ano yan? Para sa Diyos to. Alam nila ngayon, nakabihis na tayo. Bakit? Araw ng Linggo, uunahin natin ang Diyos kahit kanino. Amen? Yung po tuturo natin sa kanila. They need our love for God. Dapat po makita, to be seen, felt. Pati mga tao sa paligid natin, yung mga kapitbahay natin, nakikita nila ang pagmamahal natin sa Diyos. Tayo mismo, yung pamilya natin, nagiging bear witness ng Diyos kung saan tayo nandun. Asing at ilaw tayo yung ating mga tahanan. Sana gising pa ho kayo. Are you still there? Alam po ninyo, pag tinanggal ng Diyos ang kanyang protection sa atin, mahirap pa tayo sa daga. Pasensya na po sa salita. Tinanggal ng Diyos ang protection ng Diyos eh. Pakita natin, Job chapter 1 verse 10. Tinanggal ng Diyos ang covering niya sa pamilya ni Job. Isang saglit lang pinatay ni Satanas ang kanyang mga anak. Mahirap siya at dumanas ng sakit. Tumingin po kayo kay Pastor Joey. Pag tinanggal ng Diyos ang hedges of protection at covering sa atin, believe me, the devil can easily attack us and destroy us. Huwag mong sabihin, pinakamagaling kang businessman ngayon at mayaman at matalino. Hindi ka lang mahipo ni Satanas sapagkat ang proteksyon ng Diyos ay nasa iyo. Paano kung tanggalin ng Diyos ang kanyang proteksyon? Hindi dahil yun ang dahilan eh. Kaya sabi kasi ni Satanas kaya siya naglilingkod sa iyo eh. Pinagpapala mo eh. Tinanggal lahat. And yet, ang tugon ni Job ay sambahin ng Diyos. Hindi commercial faith ang kay Job. Punta po tayo sa ikatlo para mabilis. Are you learning something? Somebody say amen. Pakisabi po, be a godly couple. Doon po nagsisimula. Be a godly couple. Gusto ko po itong Psalm 101 verse 2 and verse 1. Psalm 101, can we show the verse? Sabi ng salmista, sa verse 2 tayo, I will be careful to lead a blameless life. When will you come to me, I will walk in my house. Pakisabi po sa katabi mo, I will walk in my house with a blameless heart. Saan po unang ipinapractice ang godliness?
purity sa bahay, sa ating mga tahanan. Kaya makikita mo yung godly, ang totoong godly, kahit walang nakakakita. Ang pinakamatinding temptation na maging ungodly ay pag nag-iisa ka. Walang nakakita ng private life mo. It's easy to live an ungodly life. Kaya kung nasanay ka na even in sa pinaka-private na kwarto mo at buhay mo, sabi ng salmista, pakibalik, I will walk within my house with a perfect heart. Gusto ko pong sabihin natin lahat yun. 1, 2, and 3. I will walk with a perfect heart. Another verse. Proverbs 3:33. Sabi ng salita ng Diyos, the Lord's curse is on the house of the wicked. Ang bahay ng masama, andun ang curse ng Diyos. But He blesses the home of the righteous. Magandang palapakan po natin ang Panginoon for that. He blesses the home of the righteous. Hindi mahirap sa Diyos na pagpalain tayo. Ang susi ng isang God-honoring family, ang tatay at nanay. Mabuhay tayo na maka-Diyos. Ipakita natin sa mga anak natin ano ang maging maka-Diyos. Model righteous living. Being a godly couple is the foundational element for becoming a godly home. Hindi pwedeng maging maka-Diyos ang tahanan na tayong mga magulang lalakad tayo ng ungodly. Simple po yun. Gusto kong maging maka-Diyos ang aking tahanan. And the most powerful element in the family are a godly father and a godly mother. Kakausapin ko po yung mga anak. Taas nga po ang kamay ng mga anak na narito. Baba, mapalad kayo. Kung ang inyong mga magulang ay mga maka-Diyos na mga magulang, hindi lahat ay pinalad na magkaroon ng maka-Diyos na magulang. You are blessed. May mga magulang kayo kahit ayaw niyong umupo dyan. Sabi, umupo ka dyan, wala kang baong bukas. Alam na alam ni Pastor eh, kahit pinipilit kang umupo dyan, hindi kita ibibili ng ganito. But hindi po ba you are blessed today na nakaupo kayo dyan? At nung tumanda ka na, yung mga nagkaedad na, naging teenager, naging professionals, sabi nila, buti na lang at pinilit ako ng nanay ko. Na Sunday after Sunday ay umupo doon sa service at makinig ng salita ng Diyos. Alam mo, hindi ka matagumpay ngayon kung hindi ka nagkaroon ng mga magulang na makulit na daling ka sa church at daling ka sa Sunday school. I wanna hear na namin. So binabati ko po kayo, mga magulang, yung maging godly. Gusto mong gusto kong maging maka-Diyos eh. Na ama, maging maka-Diyos na ina para sa mga anak natin. And to be the godly home, of course, as I have said, hindi automatic at hindi madali. Magpipray po ako sa mga mag-asawa. Dakilang Diyos, amang sumasalangit, tulungan niyo po kami na mga ama at ina ng tahanan na maging maka-Diyos na ama at ina. Iukit mo sa aming puso ang mensaheng ito. Help us to live godly, especially sa aming tahanan. Pakipalakpakan po natin ang Panginoon. Hindi po ako hihingi ng pasensya sapagkat naniniwala ako yung natututuhan natin dito sa church, una dapat doon ipinamumuhay sa tahanan, Marlon eh. Sabi ko sa mga worship leader, hindi ka worship leader kasi tatayo ka pag Linggo. Dapat doon sa bahay mo, kahit mag-isa ka, sumasamba ka. Doon sa bahay mo, lumalakad ka ng matuwid at tama kahit walang nakakakita. Yun ang totoong maka-Diyos. Hindi dahil iyon mo muna yung maka-Diyos. Bakit? Aatin tayo sa church. Dumakad tayo ng banal. Paglabas ng church, off. Dumakad tayo parang sa kasanlibutan. On and off ang pagiging maka-Diyos. Hindi ko naman sinasabing ganun tayo. But I believe, hindi po tayo ganun. Nakikita tayo ng Diyos na tayo totoong maka-Diyos. Sa eskwelahan, sa trabaho, may nakakakita o wala.
nabubuhay tayo ng maka-Diyos. Kasi siya ang audience natin eh. Tama po ba ako? The Lord is our audience. Pinakamadali yung maging maka-Diyos dito sa pulpito. Pulpito to eh. Magtuturo ka, pati lakad mo maka-Diyos. Mga minamahal, pati yung boses mo. Pero yung totoong, sige po, punta na tayo sa pang-apat para mabilis. May kausap pa po ako. Number four, make the Word of God your absolute standard. Alam niyo po, dapat malaman ng mga anak natin na ito yung absolute standard natin. Ang ating prinsipyo, ang ating mga desisyon, ang ating mga principles, ang ating beliefs stem from the scriptures. Hindi sa Facebook, hindi sa opinion ng tao, hindi sa sinasabi ng mga tao. Ito po yung unchanging. Pagkasabi po, unchanging. Hindi po ito nagbabago eh. Moralidad, katuruan, pagiging tama. This is unchanging, sure word of God. Sure na sure kapag salita ng Diyos ang tinuro mo sa mga anak ko, mga anak mo, hindi ka makakamali na isang araw matutuklasan nilang mali. Hindi. Sure. Pakisabi po, sure. Pakisabi po, unchanging. This is the word of God. Ito yung tinuturo natin sa ating mga anak. Kaya sabi ng Panginoon, these commandments that I give you today are to be upon your hearts. Impress yung ating beliefs, yung ating ethics, yung pamantayan natin. Pag tinanong tayo ng mga anak natin, ba't ganito tayo, daddy? Ba't ganito ang buhay natin? Ba't ganito tayo magdamit? Hindi pwede sa atin yung ganito. Eh kasi yan sinasabi ng salita ng Diyos sa anak eh. Yan ang pamantayan natin. Yan ang nakalulugod sa Diyos. Hindi tayo nanguhula. Nasa atin ang salita ng Diyos, pamantayan, how we will live. Ito po ay napaka-basic lang naman, but importante lang po. Tingin po kay Pastor bago po ako mag-close. We cannot compromise or ignore His truths and remain godly. Hindi mo pwedeng i-compromise, suwayin, baliwalain ang salita ng Diyos at sasabihin mong maka-Diyos ka pa rin. Hindi po. Hindi pwedeng sasantabi mo ang salita ng Diyos at sasabihin mo maka-Diyos ka pa rin at Kristiyano ka pa rin. I don't think so. Iyon yung gustong gawin ng marami. Santabi muna ang salita ng Diyos. You cannot ignore and compromise the Word of God and you remain a God-honoring father and a God-honoring mother and a God-honoring family. Ang salita ng Diyos, ito po ang gagabay sa atin hanggang sa kuhanin tayo ng Panginoon. Are you still there? Panlima, mabilis na lang po. 77 lang po ito. Hindi po, 7 lang. Mabilis lang eh. Teach the fear of God. Pakisabi po sa katabi mo, the fear of God. Yung Psalm 127, pakita natin yung 127. Saka 128, magkamag-anak na chapter po yan. Nung banggitin yung Psalm 127 verse 1, unless the Lord build a house, pakita mo yung verse 2 hanggang verse 3. Doon umiinog yung buhay natin sa Diyos eh. Can we show verse 2? Nakalagay po, kaya nakalagay, unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. In vain, you rise early, you know. Pati yung pagbangon sa umaga, pagtatrabaho, lahat. Doon iinog eh, dapat bahagi ang Diyos eh. Pagdating sa 128, so shortcutting ko po, para lang makita nyo magka-context yung dalawa. Binabanggit ng salmista yung blessing ng mga pamilyang may pagkatakot sa Diyos. Para ma-encourage tayo. Anong blessing ng mga pamilyang may pagkatakot sa Diyos? Verse 2, para matandaan nyo, kayo po ang babasa. 1, 2, 3. Ayan. Ano po ang fruit of your labor? Blessings. When you teach your children to fear God and to walk in the fear of the Lord, ibibless kayo ng Diyos. Gusto niyo po ba noon? Verse 3, another blessing ng pagkatakot sa Diyos. Your wife will be like a in your house. Your son will be like olive shoots around your table. Verse 4,
Thus is the man blessed who fears the Lord. Naku, magandang palakpakan natin po ang Panginoong Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos po, hindi yan parang COVID na pag humatsing yung katabi mo, nahawa ka na. Hindi. Ang pagkatakot sa Diyos, Deuteronomy chapter 4 verse 10, tinuturo sa mga anak. Yung dinadala niyo po yung anak niyo sa church at nakikinig ng salita ng Diyos, one of the ways they learn the fear of the Lord. Narinig din yung salita ng Diyos eh. And they learn to fear God. They learn to depart from evil. Mararamdaman, alam niyo na ho, pagka ang anak niyo natututo ng matakot sa Diyos eh. Ito example. Proverbs 16:16. Yung mga anak niyo, tinuturuan nyo kasi ng tama at mali eh. They learn the understanding ng pagkatakot sa Diyos. They start to depart from evil. Bakit nagkaroon ng takot sa Diyos eh? Madali mong malaman pag may takot na sa Diyos eh. Lumalayo sama-sama. Exodus 20 verse 20. Pagpapaunhinan nyo po ako. Just 5 more minutes. Do not be afraid. God has come to test you. So the fear of God will be with you to keep you from sinning. Kung tayo po hindi nagkaroon ng fear of God, hindi natin nabasa ang salita ng Diyos, nagpapatuloy tayo sa masama. But because tinuturuan tayo dito ng salita ng Diyos, natututuhan natin. Proverbs 1:29, one more verse. Ang pagkatakot sa Diyos ay pinipili. Parang yung commercial, pinipili ng mabuting ina. You choose the fear of God eh. Because they hated knowledge and did not choose the fear of the... Tingin po kay Pastor. Pag pinili ng ama na matakot sa Diyos, makikita ng mga anak nila yun eh. Takot magsinungaling, takot magnakaw, takot gumawa ng masama. Makikita ng anak yun eh. And yung mga anak mo, they learn to fear. Takot magmura, takot magsalita ng pangit. May kausap po ba ako? Are you there? Nakikita po nila yun eh. Nakatingin lang sila sa'yo. And you learn to fear God. Ito po, kikwentohan ko kayo saglit. Kinikwento niyong professor ko dati sa ethics yung narinig niyo na to eh. Yung kapitbahay niyo na wala yung cellphone. Matagal na rin nung panahon ng 5110. Sino po ang nagkaroon ng 5110? Bibigyan ko po kayo, papalitan ko mamaya. Yung 5110, aakyat ka ng puno para magka-signal. Natatandaan niyo ba yan? Natatandaan niyo na yan. And then, nawala yung cellphone niya. Pagkalipas ng ilang araw, nakita niya yung cellphone niya. Hindi po ba tayo alam na natin yung mga pag-aari natin eh. Nakita niya as sa kapitbahay niya. Kaya ngayon sabi niya sa niya, Mami, baka naman pwede bang kausapin yung kumari mo. Yung cellphone ko, sure na sure ako. So ito namang nanay, naamok eh. Pinuntahan yung kumari. Kumari, huwag kang magagalit. Nawawala yung cellphone ng anak ko eh. Eh, mukhang napulot ng anak mo. Sabi niya, aba, hindi kami mamagnanakaw. Nagkagalit na yung magkumari. Eto ngayon, ang problema. Yung nanay, wala namang biniling cellphone sa anak. Wala. Alam na alam niya. Tanong, paano mo tuturuan ngayon ng anak mo ng tama at mali? Eh, sa harap mismo ng anak mo, nakikipagpatayang kamali ang ginagawa. And that is ethics. The fear of the Lord, kayaan nating makintal sa puso natin, umusbong. Pang-anim, pang-pito, tapos na po. Teach the fear of the Lord. Number 6, practice biblical love, respect, and forgiveness. Pakisabi po sa katabi mo, practice. Practicein natin. Pakisabi po, love, respect, forgiveness. Anong kabaligtaran? Ano yung kabaligtaran ng love? Hate. Anong kabaligtaran ng respect? Dishonor. Anong kabaligtaran ng forgiveness? Unforgiveness. Tingin po kayo kay Pastor. Lahat ng iyon na binanggit ko, iyon ang magdi-dishonor ng pamilya mo. Because you're living in hate, you're
dinidishonor mo yung mga magulang mo eh. Tingin po yung mga anak. Nag-aral po ako ng covering eh. Ang covering ng mga anak ay ang magulang. Kapag ang mga anak ay naging masuwayin at rebelde sa mga anak, sa magulang, nawawala na po ang proteksyon ng Diyos. Yun ang gusto ni Satanas. Kaya dito po sa panahon natin, ang gusto ni Satanas, talagang gusto ni Satanas ng mga anak ay mabuhay. Umiiyak nga po sa akin yung isang nanay eh. Sabi niya, kinuture ko lang, pastor eh. Sa maling buhay eh. Eh, mali yung buhay eh. Kasabi-sabi sa akin, kung ayaw mo nanay ng buhay ko, di lumayas ka. Lumayas nga yung matanda. Iyak ng iyak, walang magawa kundi magsumbong kay pastor. Sabi niya, mali ba pastor yung ginawa ko? Alam kong pupunta siya sa impyerno eh. At bilang ina, gusto ko lang itama siya. Itong napala ko. Pinalayas ako. Sabi niya, mabubuhay pa naman ako. Babalik nila ako sa probinsya. Yung kwento po ni pastor, totoong buhay. Ha? Totoo po yun. Hindi kwentong kotsero. Totoo. At yung kwentong yan, paulit-ulit. Eh, matanda na si nanay. Wala nang kakayanang magtrabaho. Pagkatapos kang pag-aralin, nako talagang sermon. Pagkatapos kang igapang, saka mo lalatlaiitin yung nanay mo. Mukhang hindi tama. That is dishonoring your parents. Tingin po kay pastor. Basahin ko lang po ito. Baka sabihin nyo na ako nag-iimbento. Ephesians 4, 26-27. When there is unforgiving spirit in our family, there is hatred and anger, bukas na pintuan kay Satanas yan. Kaya sabi, do not be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give. Pag sabi po, give place to the devil. Yung tatlong binanggit ko po, iyon ang magdidestroy ng pamilya natin. Ito pa, one more verse to support my claim. Hebrews 12 verse 15. Pag kami unforgiving spirit sa bahay natin, sabi, looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness, tingnan nyo po, springing up cause trouble, and by this, many become defiled. And sometimes, but the best way to build a God-honoring family, learn love, respect, and forgiveness. Tapos na po, Pastor Joey. Last but not the least, make your home a very loving refuge for one another. Para maging God-honoring family kayo. Tumingin po kayo. Ano ang ugat na salita ng salitang tahanan? Ano po ang ugat na salita ng tahanan? Check yung dalawa. Ano po ang ugat na salita ng tahanan? Pakilakasan po. Galing. Bigyan ng jacket, Marlon. Tahan. Doon ang galing eh. Tahan. Ang mga God-honoring family ay yung mga pamilyang nakasumpong ang kanilang tahanan, ang kanilang mga mahal sa buhay, ng refuge. Pakisabi po sa katabi mo, refuge. Pakisabi po, comfort. Dito sa mundong ito, dapat alam natin ang isang purpose ng Diyos, bakit tayo pinanganak sa pamilya. Doon po tayo matututo ng comfort, love, and respect. Supposed to be. Hindi po ang tahanan ay para tayo sugatan at saktan. Yun po ay lugar kung saan tayo tuturuan, ididisiplina, matututong alagaan. Ang mga God-honoring family ay a place of comfort in a place of refuge. Iba po kasi pagpamilya eh. Namatay po yung hipag ko, I was in mission 2019. Wala ako eh. Gusto kong madamayan yung kapatid ko, so nagkuwan kami. Sabi ko, kuya, okay ka lang ba? Sabi niya, mahirap, pastor pala. Sabi ko, kakayanin mo yan, sa biyaya ng Diyos. So, pagkatapos ng Zoom namin, kinausap ko yung panganay kong anak. Sabi ko, anak, kahit anong maging gastos, ha?
sagutin mo lahat. Bahala na ako, papalitan ko. Whatever. Because I know, alam kong kung ano lang yung buhay niya. Malungkot na, wala pang pera, wala pa ng asawa. Sabi ko, wag na niyang intindihin yun. Hayaan mong tayo na lang ang gumasta. Ha? Sinishare ko lang po yan kasi we need to understand this eh. We need to reach out sa mga hal natin sa buhay. Kaya tayo pamilya eh. Are you there? Pag sila'y nalulumbay, nalulungkot. We need to be there. Kahapon isang araw, Friday, may kapatid tayong namatay po eh, na heart attack eh. Kaya sabi ko kay Senator, pasensya na kayo, maaga akong umalis. Kasi nag-service ako sa patay eh. And I'm glad, tumingin po kayo, nandun yung mga kapatiran. Nag-o-offer ng pagmamahal at pag-comfort. Make your home a very loving. Di po ba? Bakit bumalik yung prodigal son? Naalala, sa bahay ng tatay ko, maraming pagkain. At kaya po, umuwi na siya. Tumatakbo yung tatay, di ba? That is the picture ng isang loving refuge na pamilya at niyakap yung kanyang anak. Mabahong-mabaho, tsak. Eh, kasama yung mga baboy eh. Wala na ring damit. Tapak na ring bumalik. Kaya sabi nung tatay, kuhanin yung pinakabagandang damit. Di po ba? Pero yung kapatid, yun ang problema. Nung dumating yung kapatid, okay na okay siya, nung wala yung bunso eh. Nung dumating siya, dun lumitaw yung pangit niyang ugali na nakatago. Sabi niya, ano meron? Ba't maingay? Dumating po yung kapatid mo. Tumantuwa yung tatay mo. At pinapatay yung pinatabang guya. Galit siya. Lumitaw yung pangit niyang ugali. Tingin po kay pastor, ayaw niyang pumasok sa bahay. Lumabas pa yung tatay. Sabi, anak, anak, pumasok ka na nandiyan yung kapatid mo. Sabi niya, tatay, abay, kahit minsan di mo ako binigyan ng isang kambing man lang. Para magkatuwaan kami ng mga kaibigan ko. Pero yung anak mong yan, hindi sinabing kapatid eh, yung anak mong yan, na inubos sa luho at layaw ang yaman mo, nang dumating na ko, pinagpatay mo pa ng pinatapang baka. Sabi nun, mapagmahal na ama, anak, ang kapatid mo'y nawala at namatay, ngayon ay buhay. Dapat tayong matuwa. Dapat tayong mag-rejoice. Nagtapos na po ang kwento. I pray that today, makuha natin yung ganda ng kwento. Sana ang mga tahanan. Sabi ko sa mga anak ko, hindi po perfecto yung mga anak ko eh. Ano man ang mangyari mga anak sa inyo, bumalik lang kayo sa bahay na ito. May ama kayong lagi kayong tatanggapin. Ano man ang mangyari. Kinakausap ko po ang mga ama. Ilang mga ama at ina ang nakaupo sa service na ito. Duguan, nasaktan. I pray that the Lord will heal you. Ilang mga ina ang nakaupo rito, kinalimutan mo na nga ang karir mo para alagaan mo lang ang mga anak mo. Binabati ko po kayo. Ganun po yung asawa ko sa simula nung nagmi-ministry. Walang gagawin kundi alagaan ang mga anak namin. Minsan nakausap ko yung isang nanay, sabi niya, Pastor eh, kumusta naman kayo? Eto, ordinaryong nanay lang, walang ginawa. Kundi sabi ko, huwag mong sabihing ordinaryo. Napakadakila mo. Eh, kilala ko po eh. Tinalikuran na yung kanyang karir para alagaan ang mga anak. Hindi niya maiwanan yung mga anak niya. Ilang mga nanay ang nakaupo dito na dapat nating palakpakan sapagkat they are great mothers. Pakipalakpakan po natin yung mga nanay natin. Di po ba? Pasensya na po kay Pastor. Pagpamilya, medyo ma-emotion ako eh. Yung mga nanay na nag-aalaga ng mga special children nila. Naka, buong maghapon, buong linggo, buong taon. Naisip mo ba kung paano nagsasakripisyo yun? Baka hindi nyo naintindihan.
Tapos sasabihin mo sa akin, nanay lang ako. Anong nanay? Pinakadakila ka sa lahat. Kami aalis, magtatrabaho, magmi-ministry. Ikaw andyan, magbabantay sa mga anak mo at kakalingain. Binabati ko po kayo. Sa pagtatapos ni Pastor Joey, limang simpleng paalala. Repent of the times you haven't honored God in your home. Sa mga panahong alam niyo hindi na-honor ang Diyos sa pamilya natin, sabihin natin, Lord, patawarin mo kami. Sa mga panahong sabi mo, Lord, mukhang hindi ako naging magandang example. Patawad, Lord, patawad, patawad po. Let's repent. Number two, make it your goal. Make a decision to honor God in your home even when no one was looking. Panginoon, we will honor you sa aming pamilya. We will glorify you, Lord. Make it your goal. Number three, choose to protect your home. Gusto ko po si Job eh. Last verse. Job 1 verse 5. Yung mga pamilya niya, pagkatapos pagkatuwaan, alam niyong gagawin ni Job, maghahandog. Picture ng isang mabuting ama. Why? Sabi ni Job, baka yung mga anak ko, nasumpa ang Diyos eh. At nasaktan ng Diyos nang hindi ko nalalaman. What a picture of a good father. Number four, make a strong commitment. Pakisabi po sa katabi mo, strong commitment. Ginawa na natin kanina yan eh. But as for me and my household, ulitin natin, pakisabi po, but as for me and my household, we will serve the Lord. As we end today, rely on the grace of God. Yumuko po tayong lahat. The best I can, the best I knew, Father, I share thy word. Make thy word alive today. Give us the grace to build a God-honoring family. Tumayo po tayong lahat. A pure heart, that's what I long for. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows heart after thee. Pakitaas po ang mga kabay. A pure heart. Gusto ko pong pakinggan ang bawat nasa kongregasyon. A heart that hides your words, that hides your word, so that sin will not come in. The one you rule and reign. Awitin po natin sa huling pagkakataon. Panalangin ng bawat isa na narito. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows heart after thee. A heart that follows heart. A heart that hides your words. So that sin may not come in. A heart that undivided. The one you rule. A heart. Maghawa kamay po ang mga mag-asawa at pamilya. Magpipray po ako sa inyo. Keep lying, Marlon.
The best I can, Lord, I share thy word. Alam naming biyaya lang po na talagang makapag-build kami ng isang God-honoring home. Pagpalain mong bawat mag-asawa, ina, ama na narito. Narinig po ng bawat isang iyong salita. Hubugin niyo po kami bilang maging mabuting ama, ina, at hayaan niyo pong kami maging modelo ng isang totoong maka-Diyos na mga magulang. Puspusin niyo po ang bawat isa ng iyong Espiritu Santo, mapuno ng pag-ibig, pagpapatawad at pagpapakumbaba. Sa mga bawat may mga nanay ho, personal kong sasabihin, grieving, na-touch ko ang inyong puso. Because I tell you today about the sacrifices na meron kayo. Some are grieving. I pray dun sa mga nanay na nagsasuffer kasi nasaktan ang mga anak. Palakasin mo po sila. Ang mga ina na walang humpay na tinataguyod ang mga anak, nagpapalaki na mag-isa. Bigyan mo sila ng courage na gawin po nila yung obligasyon nila ngayong araw na ito. At ang mga anak naman na narito, hayaan niyo pong sila din ay maging mabuting mga anak at maka-Diyos na mga anak. Pakibaba po ang kamay, sandali. May sasabihin po ako, sandali. Habang sinusulat ko po yung sermon, the Lord spoke to my heart. Kung may isang mensaheng ayaw ni Satanas na ituro sa pulpito, ay ito. The devil hates this message. Ayaw ni Satanas na marinig itong mensaheng ito. Ayaw niya na maging maka-Diyos ang inyong mga tahanan. Maging maka-Diyos ang mga ama at ina. But alam po ninyo, ang mag-build ng isang maka-Diyos na pamilya, hindi lang obligasyon ng tatay, hindi po lang obligasyon ng nanay. Ang bawat isa po ay may obligasyon. Sana po we support each other to build a God-honoring family. Kung katabi niyo po yung asawa niyo, baka pwede niyo namang yakapin, lapitan mo. Kung katabi mo yung nanay mo, lapitan mo naman. Because, lapitan niyo po. Ayan. I love this family. This is my family, JL Greenhills. I love you all. God bless. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, I love you with the love of the Lord. Hallelujah. I love this family. I live in this family. God has given us. I love this family. God has given us, for we are going to be a wonderful family. And it has to be Jesus, you and me. Once again, I love this family. I love this family. I live in this family. God has given us. I love this family. I live in this family. Praise the Lord. Hallelujah.
Napaka-powerful po ng message ng ating Panginoon sa umagang ito tungkol po sa pamilya. Before po tayo dumako sa ating pong tithes and offering, we'd like to know, meron po ba tayong bagong mga bisita ngayong umaga na to? Pwede po bang tumayo? Yung mga bisita po natin, wow, praise the Lord. Meron pa po ba? Ayun, meron pa rin tayong bisita, Ate Joy. Ayan, praise God. Please remain standing. Meron din dyan, Ate Joy. Please remain standing at kayo po ay kukunin ng atin pong mga workers and leaders. Mga kapatid ko, pakikuha na po yung mga nakaupong mga leaders and workers. Pwede niyo po silang kunin. Ayan. Praise God. At dalhin po natin sa backstage para po sila ay mapag-pray at mabigyan ng ilang babasahin. Meron naman po tayong special announcement din po. Sino po dito ang nasa Metro Manila lang sa Maundy Thursday? Yan po ay Huwebes de Santo. Ano tama ba? Huwebes de Santo. Sino po ang nasa Manila lang? Ayan. Meron po tayong spiritual refreshment on Maundy Thursday from 8 a.m. to 4 p.m. Saan po gagawin? Sa Prayer Garden sa Bulacan. Ito po ay open sa workers, leaders, at kung kayo po, ang buong kongregasyon, ay nais niya pong makasama sa spiritual refreshment na to, sabihan nyo lang po kami. Meron lamang po tayong konting, kasi libre na po ang lunch. So we have lang po, maliit lamang na registration. We will announce po sa mga susunod na Sundays, maybe next Sunday. Pero pwede na po kayong magpa-register. I-open namin po mamaya dyan sa atin pong lobby para po kayo ay makapag-register. Again, Maundy Thursday, Huwebes de Santo. At ito po ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Sige po, tayo po ay dadako ngayon sa atin pong tithes and offering.